Magandang araw sa iyo, kabayan. Welcome sa Doktan Videos, ang channel na naghahangad ng iyong pagtatagumpay. Pag-subscribe, kabayan. Salamat sa suporta. Panoorin mo ang ating kaya dating buhay, siyempre, wala ka sa Panginoon, sunod lahat ng layaw ng laman, di ba? So, yun o. Wala naman kasing maglakas loob noon na magpakilala sa akin sa Panginoon. Dahil siguro, mas gwapo ako ng konti kaysa sa kanila, mga pastor noon. So, yun. Kaya walang ibig nga magpaliwanag patungkol kay Kristo. Buti pa nga yung mga nasa ibang sekta eh. No, talagang nagpupursigi sila na makonvert ako sa kanila noon. Kaya may nasabahan nga akong isang sekta na talagang very, very popular. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pag sa buong mundo. Eh sila yung nang hikayat sa akin para sumapi sa kanila. At yun nga, dahil nga sa matyaga nilang pagsisikap para ako'y ma-convert, yun, siyempre, ako naman, hindi naman ganun patikas ang puso, kahit may pagkabarumbado, pagkasanggano, pero sa totoo lang, talagang deep inside, ay, may takot naman po sa Panginoon. Yun nga lang, matigisan din talaga na sa aking buhay, mapasok yung religion na yun, sekta. Dahil nga, naghahanap na rin ako, kumbaga, kung saan ba talaga ako mapapatino. Ayun nga lang, siyempre, dahil nga hindi lubos na naipakilala o kumbaga, naipakita sa akin yung bagay na hinahanap ko. Mm-hmm. Kaya yun no. Ganun. Napasok lang ako pero wala pa rin pagbabago sa buhay. Mm-hmm. Lasenggo pa rin, sugarol pa rin. Ganun. Ano pa rin lahat ng bisyo. Kaya ako, hindi lang ako sa ganung sitwasyon. Tumatin, sumasamba. Pero walang naganap na pagbabago sa akin. Okay. So yun, mga kapatid, ganun lang nangyari sa akin. So yun, nag-graduate ako ng high school. So, lumas po ako ng Manila at naganap ng trabaho. Then, napasok naman ako ng trabaho sa Muntinlupa, doon sa sukat, Muntinlupa. So, pagkatapos nun, 1982, habang ako ay nandoon sa Manila, nag-desisyon ako na umuwi ng Nueva Ecija. Kasi nga, no, sa aking pagpapalamig, pag-uwi sa Nueva Ecija, ayun ho, doon ko na na-encounter ng Panginoon kapag uwi ko sa Nueva Ecija. At yung ating kapatid from, yun nga, Nueva Ecija, pinsan ko po siya, ay nagbakasin din po siya, galing po siya ng Saudi. At doon sa Saudi Arabia, siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. Kaya timing, yung pag-uwi sa Pilipinas, siya namang pag-uwi ko rin para magpalamig lang, kumbaga dahil mainit na nga po ako sa aming lugar doon sa Sukat Muntinlupa. So, siya po yung ginamit ng Panginoon para makilala po ang Panginoong Diyos. So, niyaya niya ang Bible study. Ako naman noon, siyempre, mantanin pa sa akin yung mga doktrina na kumbaga itinanim sa akin yung nakaraan ko na religion na sinamahan. Medyo malalim na po kasi ang doktrina ng aking tinanggap. Kaya hindi ako nagtabas na na-convincing. At ayun nga ako sa katsitsaga nung kapatid na ito, eh, Brother Rolando Garcia, pinsan ko siya at talaga naman saludo naman ako sa kanya dahil pinagtiisan niya ako, pinagtiyagaan, nagyayain. Kaya nasabi ko sa kanya, ano pa ba naman ituturo mo sa akin? Guru, ituturo mo, alam ko na yan. Eh, di sabi niya sa akin, di, sumama ka sa amin. Makinig ka lang, kung ano nalalaman mo, di, ibahagi mo rin sa amin. So yun, kapipilit niya, kapipilit. Eh, sabi ko, guru, wala namang mawawala sa akin kung sumama ka sa kanya, umatid sa Bible study niya. Yun nga lang, siyempre sa una, parang baliwala lang sa akin. Minsan, hindi ko pinapangkin yung aking pinsan. Nadaan ko lang sa sabi nga, napantok-antok, kahikabikab lang. Kasi yung mga sinasabi para, sabi ko, pamilyar na sa akin ko eh. Hanggang isang araw, sa kanyang matyagang pag-iimbita sa akin, eh, napaisip na ako, bakit ba ganito, kapursige na lang itong pinsan ko na ito na kuyayain para nakasama nila sa gawain. Para sumapi o mag-born again. Gayong alam niya naman na sa isang sekta ako na maganda naman, wala naman akong masabi.
noon. At ang gaganda pa nga ng mga kapila namin. Gaganda pa ng aming mga bihis. Naayos naman ang lahat. Pero dito talaga nakita ko matyaga siya. Talagang sinikap niya na mahimok ako sa kanyang sinamahan ng mga born again. So yun, no? Pinagadalan ko lang ang buhay ng mga born again at ng kasamahan ko roon isang second. So, nakita ko na sabi ko may malaking pagkakaiba pala. Kaya yung buhay na nakita ko sa kanila ay desisyon ako, sabi ko. Ito na marahil yun talaga ang aking hinahanap at gustong samahan. So yun, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pinsan ko na yun, kay Brother Orlando Garcia, na ginamit ng Panginoon para makilala ko ang ating Panginoon. Then, kumating yung sandali na kinakailangan ko ng mag-decision din para magamit ng Panginoon. Isang araw, ginamit ng Panginoon sa pastor para encourage ko ako na mag-aral sa Bible school. So, hindi po ako makapag-decision agad. Alam niyo, yung buhay ko nung talagang buhay na walang direksyon, walang patutungan. Napasukat ang alam ko kong katulong para lang na itaguyod ang aking mga pangailangan kasi eh, sabi ko na mahabang istorya yun. Hindi pa yung kwento natin ngayon. Yung aking buhay. Yan. Dahil bahagi nga ako ng broken family. So walang magulang na pwedeng tumustos sa aking pangailangan pag mag-aaral ka ako ng Bible school. Eh, yun nga lang kung pangailangan ko sa sarili. Hindi ko pa matustosan. Eh, mag-aaral pa ako. So yun o. Kapipilit. Yung mga pastor, ano mo. Tumating yung sandali na kailangan talaga ng decision. Eh, nanalangin ako sa Panginoon. Ang araw, ako isinama nila sa conference ng mga pastor. Nakita ko na masaya talaga maging pastor. Kaya nga lang, kanilang sinasabi sa akin, magkasura ko. Eh, hindi ko talaga kaya dahil walang papaalal sa akin. Walang pagkukunan. Walang magulang na tutulong sa akin. Walang mga kapatid na tutulong sa akin. O kamag-anak. Kaya ang hirap ko mag-desisyon. Kaya ay pinagpasadis ko na po ang lahat. May panawagan ba ako sa Panginoon. Eh, isang gabi nung nasa convention ko kami, mga pastor, sinama lang ko ako ron para bodyguard ng pastor ko namin. So yun, siyempre, pagkatapos po ng convention sa gabi, rest time na, tulugan na. At sabi sa akin ng pastor, Romy, sabi niya, potential kang maging pastor. Gusto mo mag-aaral sa Bible school. At sabi ko, wala akong paaral, pero kung anong kalooban ng Panon, eh yun pa rin ang masusunod. Kaya yun po, nung gabi, nag-pray ako kay Lord, bago matulog, sabi ko, Lord, kung may panawagan ako sa iyo, magpakita sa akin ng pangitain, ng sign, para naman alam ko kung tinatawag mo talaga ako. Nung gabi noon, nakatulog naman ako na maimbing, masarap ang tulog. Kaya lang sa panaginip ko, maganda yung panaginip, yung pinakita sa akin ng Lord, na habang ako natutulog, yung panaginip na hindi ko talaga makalimutan, nakatayo ako sa isang entablado, at nangangaral ako ng salita ng Diyos sa maraming mga tao. At nung matapos yung convention to make the story short, siyempre, kailangan na uli, tulog na. Kinabukas, uwian na. So, ang prayer ko kay Lord, dahil nga yung gabi, noong gabi ng aking prayer, na magpakita ng sa ng Lord kung tumatawag niya ako para mag-aaral sa Bible school. So yun o, sabi ko, bisan pa Lord, pagpakitaan mo ko ng pangitain, sa akin pagtulong na ito, pakitaan sa akin, talaga tinatawag mo ako. Alam niyo mga kapatid, ito ko ang kamangha-mangha na ginawa talaga ng Diyos, na yung Panginoon talaga pag nanalangin ito, bawat ka, sincerely. Ayun o, kung ano ko yung panaginip ko yung unang gabi, ako'y nakatayo sa isang entablado, nangangaral ng salita ng Diyos sa maraming tao. At sabi ko, numagising ko ako ng umaga. Totoo na ito. Kakalawang beses na. Ayun o, ang umaga na yun. Uwian na. Hindi na ako dalawang isip pa kahit sinabi ng pastor na dadaan tayo sa Bible. Ayun, umaga ko na yun, uwian, idinaan na ako sa Bible school ng aming pastor. Then siguro, na-realize ng principal na wala talaga akong pera. Tinanggap na rin ako. Nakapag-enroll ko ako sa Bible school. So yun, mga kapatid. Kaya tungkol ako, kaya siyempre, pinakitaan na ako ng Lord ng sign. Nakadalawang beses. So, kung hindi nila ako tanggapin, siyempre, pananagutan na nila sa Panginoon yun. Amen. Kung hindi, sabi ko nga, kung hindi nyo ako tanggapin dito, pananagutan nyo sa Panginoon yan. So, yun ho. Kaya tinanggap naman nila ako sa biyaya ng Lord. Ang pinakamatindi na pangyayari sa loob ng Bible school, mga kapatid. Hindi po pala ganun kadali ang buhay sa loob ng Bible school. Nag-adjust talaga ako ng malaki. Hindi ko naman kursunada yung mga pagkain doon. Dahil may pagkapihikan ng aking dila, yung taste buds. So, lagi karne, giniling na karne. Eh, lagi. Kung aking pagkain doon, kung may kanin, asin, o kamatis. So, yun o, pinatisa ko sa loob, halos ng 3 taon, kumuha ako ng diploma graduate sa loob ng 3 taon. So, hindi o, madali yung pinagdaanan ko ron. Dahil una, wala akong kumusto sa aking pangangailangan. Humihingi-hingi lang ako sa mga classmates, mga kaibigan, kapatid na gustong tumulong sa akin doon. Pumasok nga ako ron sa awalang ng aming professor,
binigyan nila ako ng isang long sleeve. Eh, nung kasi, panahon ko nun, masigasigawin pa ako nun eh. Mga backless, kumbaga yung ginupit na mga t-shirt lang yung sinusot ko nun. Eh, wala naman akong katulad dito ngayon. Kita nyo, gwapong-gwapo. Mabuti nga. Meron akong naging kaibigan babae ron, naging girlfriend. So, minsan, siguro, kahit na lang hindi pa inaalaw sa Bible school na manligaw, eh, dahil nga ako sa, kumbaga, kailangan, mayroong inspirasyon. So, yun. Eh, ginamit din siya ng Panginoon para may aking mga pangailangan din sa Bible school, kahit na lang kapin o ballpen. Pero kahit ganun pa man, di naman sa pagmamakuri, pagmamata, eh, may talino naman po tayo. Kumbaga, siguro yun ang nagustuhan sa akin ng girlfriend ko. Dahil mga kumbaga tayo sa debate, ano, pagpapaliwanag. So yun, no, ay napag-ibig na rahil. Yun. Wow. So I thank God, sa istorya ng buhay. Eh, kaya hindi ko lang kung ma-istorya ngayon kung paano kami nakakilala ng Jesus. Pero ito'y katotohanan talaga. Talagang bigay regalo din siya sa akin ng Panginoon. Sa panaginip din mo siya dinaan ng Panginoon sa akin. No. Ayun, napakaganda ko ron. Puro sa panaginip. Kaya, duno, sa loob ng tatlong taon sa Bible School, wapas ko ako, gumraduate. Nang talagang, sabi nga, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pagka-graduate ako, saan akong church pupunta. Pagka-graduate ng Bible School, lumabas na ako, iniwan ko na yung girlfriend ko sa Bible School. Dahil nag-4 years siya, mukha siya ng Bachelor of Theology. So sabi ko, mahuna na ako sa iyo, lalabas. Dahil hindi ko naman hintay, panawagan nandiyo sa akin, talagang gusto ko na magpagamit eh. So yun, lumabas na akong nakunta sa kanya. So yun ang ginawa ko, paglabas ng Bible School, dumiretso muna ako sa amin, pagharap muna ako ng trabaho. So dahil nga ho, may plano na ako noon, magpakasal kami ni Mrs. pagka-graduate niya ng 4 years sa Bible School. So I need to find a job. Hindi nga ho, paalam muna ako sa mga kasama ko mga pastor. At lumabas muna ako ng Manila. At magtrabaho muna. Ala-jona na po ako, tumakas muna sa ministry. Hindi ko na alam kung saan ako punta nun. Gulong-gulo talaga ako. Hirap pang kalooban. So, hanggang sa mag-decision ko ako na bumalik sa ministry. Kaya umuwi ako nung Rebecy, ha? Hindi ako nag-resign sa trabaho. So, pinuntaan ko ulit yung aking girlfriend sa Bible School, nang musta. Kinumusta lang naman siya. So, yun. Hindi ko na alam kung saan ako uuwi. Saan ako pupunta. So, buti na lang. Siyempre, meron tayong mga kaibigan, mga pastor na nagmagandang loob, tinanggap sa kanila, sa bahay nila, sa aking buhay. Siyempre, I need partner. Kailangan kong merong partner sa buhay, sa ministry. So, I decided na pagkatapos ng aking girlfriend sa Bible School, you know, magpakasal na kami. Doon talaga pumasok, kung ako yung mahinding faith sa Panginoon. To make the story short, graduate po siya, graduate sa Bible School. Namanhikan po kami. Kasama ko mga pastor ang matindi ron sa pamamanhikan. Ngayon akong yanan, humihingi ng dote, dore, isang kalabaw. Kaya sabi ko nga, kahit balahibo ng kalabaw, wala po ako eh. Yun. Kaya, masabi ko yun, sabi ko na lang, eh, wala po akong ibibigay sa inyo. Kaya, ang kami ko lang may papangako, mamahalin ko yung anak ninyo. At dahil po riyan, nagtiwala naman sila. Kaya nakasal kami ni Mrs. Kahit walang-wala. Yan, matindi po ron. Kapit talaga kay Lord. Hindi yung kapit sa patalim. Kapit kay Lord talaga. From nothing, sabi nga, to something. Ito yung pagpapakasal na kahit wala kang pera, bibigyan ka talaga ni Lord ng pangangailangan mo. So, salamat sa Panginoon. At nakasal po kami. At you know, nung makasalo kami, praise God. Ito yung nakakatawa. Hindi ko alam kung saan siya uuwi. Lalaman kong bahay sa Rebe siya, wala naman ako. Tutuloyan doon. Kung saan pa siya uuwi doon. Kaya ang nangyari, siya po yung nag-uwi sa akin doon sa kanila sa Pangasinan. Yan ang maganda ron. Salamat sa Panginoon. Tanggap naman ako nung aking matinan. Pinatuloy naman kami sa kanila. Kahit sa panahon ho na yun, eh, wala po akong trabaho. At wala pang church na inahawakan. Kaya ho, mahirap yung simula ng aking ministeryo. Hindi ho madali talaga ang karanasan na akin hong sinuong bilang isang pastor. Habang ako ho ay naghihintay ng panawagan uli ng Panginoon sa akin, isang araw, dumating yung aking kaibigan from Nabotas. Pinuntahan niyo ako sa bahay sa Pangasinan. Then he encouraged me na lumabas kami ng Manila sapagkat meron isang church na naghahanap ng pastor o assistant pastor doon sa Quezon City. Eh, dahil nga ang prayer ko kay Lord ay alisin ako sa Pangasinan, dalhin ako sa ibang lugar,
Okay, tanong ko, paano tumugon ng Panginoon? No, Grace. Yun na po, yung magandang istorya ng buhay. Na kami ay napunta sa isang church na nakita ko na maganda at maraming mga kapatiran at ang pastoral house maganda. Maganda lang, church na. So, sabi ko nga, masarap na ang buhay namin dito. At sino, tumagal naman kami noon ng halos 7 buwan sa Tandansora. To make this story short again, isang araw, kinausap ako ni Pastor Lim. Sabi niya sa akin, "Oh, gusto mo, lipat ka sa Pampanga." So, sabi ko, sige. At naalala ko yung prayer ko, ilipat mo kami, Lord. Eh, sino ba naman ang may gusto pa na lumipat pag alam mo maganda ng kalagayan mo? Okay na ang buhay mo doon. Eh, siyempre, ibang klaseng pastor ka pag umalis ka pa. So, yung prayer ko, tinugan naman ni Lord. Naalisin kami ron. Ilipat kami. At dito nga kami inilipat ngayon. At tanda ko yun, August 17, nang kami ay lumanding dito po sa Bisal Santo Niño, Candapa, Pampanga, Philippines. Salamat sa Panginoon. August 17, nag-travel po kami ito 1997. Kaya 25 years na po kami dito sa Bisal Santo Niño. Dumating po kami dito, walang kakilala, siyempre. Walang kaibigan. Alam ko, sa lugar na ito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So yun ang nagpasimula. In first year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Talagang paiyakan mo talaga. Iyak ka talaga kay Lord. Lugod ka talaga sa Panginoon. Hanggang dinata namin mga members dito, ilan-ilan mo sila, 6-7, ganun. So salamat sa Panginoon. Pagkat alam ko, pinananganan ko yung panawagan ng Lord. Sa kanyang mga ipinakita, yung mga pangitain sa akin, talagang hindi-hindi ko susukuan. Ano man yung pinaharap ko namin ng problema, pagsubok sa ministeryo. Because God is with us. God is with me. So nagpatuloy ko kami sa ministeryo. I thank God. Salamat sa Panginoon. Dahil naka 25 years na kami dito. Huwag kang susuko, kapatid. Alam ko may mga pastor na pwedeng makapanood ko ng testimony na ito. I tell you the truth, beloved. Ang buhay ko ng isang pastor, hindi ko madali talaga. Pero sa bandang huli, pag napagtagumpayan ko natin yung lahat, God will bless us. Yan po nangyari sa akin at ngayon nag-iindi po tayo sa ministeryo ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin and I thank God